The next consideration is kung gaano ka robust yung platform. No? Robust? Parang kamot yan. Hindi ko alam yan. Siguro alam mo yan kasi ginagamit mo. No? Hindi ko kailangan yan. Asus! Ba't alam mo? Ba't yun yung top of mind mo pag sinabing robust, di ba? Welcome sa new episode this week of ating YouTube channel. And for this week, ang pag-usapan natin ay choosing a platform. Choosing your own stock investment platform. Okay. Stock lang ba? Or investment platform? Investment platform. Pero madalas kasi puro stocks ang laman eh. Okay. So, platform. Hindi yung sapatos, ha? Pagdating kasi sa stock market investment, we've come a long way because dati, kailangan meron ka talagang stock broker na tinatawagan mo sa telepono na bilag mo ako. Ganun ba yun? Oo. Hindi ko na nabutan yan. Maga kasi ako nag-invest, eh. So dati, tatawagan mo yung stock broker mo na bili mo ko ng 100 shares ng Jollibee, mga ganyan. Bili mo ako, ha? Or benta mo na yung shares ko ng ganyan-ganyan. So, phone? Oo, phone lang. Inabutan ko yun. Nung first time akong bumili ng mga stocks noon. Ano yung phone nito? Yung pindot-pindot na yung umiikot na? Cellphone naman. Okay. Naka Nokia 3210 ako noon. Wow, cha-cha. So, ngayon kasi, a lot of stock brokers, they already have their own website and online platform where you can buy and sell shares without going through a person na stockbroker. Or tatawagin mo. Wala ka lang kailangan tawagan. You can now decide on your own kung ano yung bibilin mo tsaka ano yung ibibenta mo. And yung mga features pa yan, di ba? Yung mga stop loss, mga ganyan. Yeah, yun nga ang common question. Ano ba daw ang magandang platform, no? For stock Who do you mention? Trading or stock. May commission ba tayo dito? Wala kami Wala, no? But of course, siyempre disclaimer na nakikita nila ako sa front page ng Call Financial. Oh, wow! Model ka pala. Modeling. Yeah, oo. Pero, in any case, we want to be objective here. Oo. Yes. Pero yun nga, alam mo yun, nagsimula ako sa Call Financial. CitySec Online pa yung pangalan niya. Oh, nalala ko yan! College ako noon. Tapos tinatawagan ko pa yung stock broker. Saka nagpapa-contest sa school. Parang stock simulation. Yes. CitySec Online, stock simulation. Tapos yan, yung mga mananalo, may prize. Yeah. So, just to give you an idea. So, aside from Call Financial, of course, meron tayong yung BPI Trade, yes, BDO Nomura, meron din Philstocks. Not mahal, Nomura. Pira lang. Philstocks. Philstocks. Yung Metrobank, meron din sila yung First MetroSec. Oo, tapos meron din MyTrade. No? So, iba-iba na yan. Maraming mga stockbrokers na may online platform. So, the question now is... U-Trade pa, diba? U-Trade, oo. So, the question U-trade, is... U-Trade. All of us trade. How do you choose the best platform? The best. Yung pinaka the best. Uh-huh. Yeah, di ba? Yung tanong natin, ano ba yung pinaka the best? So, ikaw, ano ba yung kailangan nilang i-consider? Ako, things to consider. Ako, number one sa akin is yung convenience. Uh-huh. And, aka the ease of doing business. Kumbaga is, madali ka bang makaka-trade dun sa platform na yon in terms of number one, madali ka bang makapagpondo? Mm-hmm. Makapag-funding. Kasi baka mamaya, kailangan pong pumunta ng pagkalayo-layo para mag-deposito ng pera para mag-trade. Eh yung tinakmo mo doon, yung pinamasahe mo doon, yung oras na yon, hindi mo na nahabol yung presyo na gusto mo, okay, then does it make sense, di ba? So the ease of doing business. Convenience. So that's why one of the things that I tell people na nagtatanong sa akin yan, ano yung bangko mo? Kasi kung meron ka lang BPI account or may BDO account ka lang or Metrobank account, then probably sa BPI trade ka na lang or sa BDO Mura. Kasi pare-pareho lang naman ang presyo. Across all platform, pare-pareho lang naman ang presyo ng Jollibee, di ba? Yes, nandun ka na rin naman, no?
But seamless. Yes. Yeah, that is seamless. But of course, I tell people na this is ideal if you are planning to invest, no? Yung bibilin mo lang tapos yung buy and hold, no? Parang Warren Buffett. Yes. Kasi if you are planning to trade stock market trading, then the next consideration is kung gaano ka robust yung platform, no? Robust parang kamot yan. Hindi ko alam yan. Siguro alam mo yan kasi ginagamit mo, no? Hindi ko kailangan yan. Asus. But Blast alam mo, but yun yung top of mind mo pag sinabing robust, di ba? Pag-aalata ka eh, okay? So, oh, robust. Ano yung sabi robust? For example, since you're planning to trade, syempre... Kailangan robust ka. Oo. May mga... Sige, labas mo muna yung tawa mo. May mga ano ka eh, may mga technical analysis ka, di ba? So, make sure na magugustuhan mo yung kanilang mga charting features, no? Kasi may mga online platforms na pagdating sa chart, yung mga basic indicators lang yung nandun. Okay. So, mga what if, mga ganyan, mga RSI. What if ikaw yung tipong medyo meron ka sariling style, as meron kang mga uncommon na mga indicators na ginagamit when you're doing technical analysis, then make sure na yung pipiliin mong platform ay ino-offer siya. Diba? So, of course, it follows na when you're planning to trade, marunong ka na mag-trade, diba? You have your own strategy. And that will help you decide kung ano bang platform yung maganda sa iyo kasi so, kumaga, kaya niyang gawin yung strategy na balak mo. Kumaga fit for you. Oo. Yeah. Yes. It would give you the right tools. Oo, baka mamaya yung platform mo hanggang early chart lang. Eh, ikaw pala yung tipong scalper na gusto mo yung 5-minute chart ka bumibili, di ba? So, again guys, maraming mga strategies when it comes to trading, stock market trading. Then, pag mag-stock trade ka, yun nga, kung gaano ka ganda yung mga features ng platform, yun yung magiging consideration mo. But if you're just planning to invest lang, buy and hold, kung ano yung pinaka-convenient, that's already enough basis, no? Na yun yung pipiliin mo. May dagdag ako. Oo. Dapat tinan nyo rin yung kung gaano, since robust na naman yung pinag-usapan natin, diba? Kung gaano ka-robust yung research nila. Yes, oo. Tingnan niyo rin yun kung if they give out, you know, regular reports and research or outlook on certain companies and certain, of course, the market in general. No? Kasi, syempre gusto natin na alam natin yung ihip ng hangin. Mm-hmm. Diba? So, they have their own house view on which stocks para at least alam mo rin kung ano yung pinapasukan mo or yung pwede mong potential na alisan o labasan. Oh, dati kasi, yung stockbroker ko, tumatawag sa akin yan. Okay. Ano ka siguro ng pera mo? Hindi naman. Pero yun nga, kasi wala pang online platforms yun. No? Minsan, tatawagan ko siya na ano bang magandang bilhin ngayon. No? I ask recommendations. Okay. And since na uso na ngayon yung mga online platforms, a lot of stockbrokers, they post yung mga analysis nila from their people. Mayroong usually may research section. Yes. Uh-huh. So basically yung sinasabi mo, you check out yung research tab or yung analysis ng stockbroker mo kung okay ba, comprehensive ba, regular ba. Regular. Baka mamaya nag-open ka, check mo yung isang platform tapos ano lang sila, quarterly lang sila magbigay ng... Oo, kung active trader ka. Economic analysis, di ba? So, hindi maganda. Saka may mga iba na may mga ibang stock broker, may mga ibang platform na nagdi-deep dive sila into some stocks. Oo, minsan may mga mga special feature na specific stocks, no? So, if you're planning to trade, then you'd probably consider yung mga ganong klaseng platforms, no? Yes. And also, para sa akin, malaking points din yon yung kung meron silang mobile platform. Oh, yeah. Kasi especially if you're on the go, tapos syempre habang traffic, di ba? Nakapag-monitor ka. Nasa MRT ka. So, yeah. Unfortunately, wala pa talagang stockbroker sa Pilipinas sa I would say na sobrang ganda ng mobile app. But of course, a lot of them already has. And para sa inyo, you should also take that into consideration. Lalo na kung nagmo-monitor ka ng stock positions mo sa trade. Kasi hindi naman pwedeng
na nagla-lunch ka sa labas, kailangan mo magbenta, sasabihin mo sa waiter, sandali lang babalik lang, what's tatakbo ka sa opisina mo para magbenta, tapos babalik ka sa restaurant. So, especially if you're always on the go. Especially if you're on the go, there should be an easy way for you to manage your trades. Mm-hmm. Particularly, merong mobile application or mobile-friendly yung platform nila or yung website nila. Dapat tingnan mo rin yung technical aspect nung platform. Kung okay siya in terms of parati ba siyang up or baka parati siyang nagda-down or may mga, you know, may mga glitches. Mm-hmm. Kasi this would be very, very critical kapag nagkahabol ka talaga ng market. Yes, oo. Diba? So kung parating tapos hindi na, lag. Oo, hindi lag, di ba? Parang tipong tapos na yung Game of Thrones. Tapos, I mean, yun lang. Oo, kasi minsan, pag nag-set ka ng order, dapat mabilis yung execution. Mm-hmm. Kasi mamaya, alam mo yon, just a few seconds na delay, pwede kang, ano mo yon, magkaroon ng price slippage, tapos hindi na nahabol yung bid mo or yung ask mo, diba? Yung gusto mong presyo. So, sa akin, the best way to know that is, ask other people who are also trading the stocks, kung ano yung gamit nilang platform. Get feedback. Oh, get feedback. Peer feedback. And of course, a lot of these platforms, they have their social media accounts. Yeah. So check mo yung mga reviews, siya yung mga feedback. Oo, tingnan nyo yung mga comment section ng mga posts sa Facebook kung puro reklamo, di ba? So, of course, kailangan medyo balance. Objective mo pa rin titingnan, no? Kasi syempre, siguro naman wala namang perfect na platform. Oo, walang perfect na platform. Pero kung may nakita kang mga nag-hate comments o saka nagtutroll. Nag-aapoy. Oo, huwag nyo munang pansinin nyo. Tingnan nyo yung mga constructive criticism. Yes. Tapos kung meron mang galit, i-check mo yung account kung totoong legit ba na account yung nagre-reklamo. Kasi baka naninira lang yung iba, di ba? Paid troll. Or baka naman kasi mamaya, pwedeng may problema sa glitches. Or pwedeng parating up, pero ang hirap mo namang pondohan. So hindi siya convenient na pondohan. So parang tingnan nyo rin, balansihin nyo rin. Mm-hmm. Di ba? So having said that, may question pala ako. Does it make sense na I have like more than one platform for my stock trading? Sa akin, okay lang. Mm-hmm. As long as kaya mo. So maglag yung isa dito sa isa? Yes. Actually, yung mga kilala ko talaga, mga full-time traders, right. They have around 3 accounts, no? Spread across. Kasi, kuwari may IPO, siyempre may offer, iba-ibang allocation. But again, that's another strategy, no? A topic for another day probably. But para sa akin, as long as you are able to manage all of them, then okay lang. Again, ano siya, it all depends on what you plan to do. Kasi if you're just planning to buy and hold, investing, just open an account where it is convenient and kahit isa lang okay na. Yeah, so but if you're stock trading, then mas robust. Oo. That's my key takeaway for the robust. Yung robust. Tontawa eh, no? So, you consider yung features, yung quality ng research, and also, okay lang na mag-open ng alam ko na, meron ako naisip. Kumbaga, kung race, kung parang stock, parang kotse, kung okay ka na sa Vios, di ba? Di mag-Vios ka na lang. Mm-hmm. Pero kung feeling mo na super on the fast lane ka, at feeling mo kailangan mo ng Porsche or Mustang, you go for a Porsche or a race car. Parang ganon. Dapat akma siya sa'yo. Sa balak mong gawin. Sa balak mong gawin. As always naman, maski naman sa mga investments, iba, dapat nakamatch yung investment mo sa financial goal mo. And when it comes to choosing platforms, mapa-stock market man or forex, no, make sure that yung platform na pipiliin nyo ay kayang ibigay yung kailangan mo na features doon sa plano mong gawin. Dapat fit siya. So, I guess that's it, no? That's it. So, I hope you learned something new. Salamat pala ha, because from your comments and your social media questions, nakukuha namin itong mga topics na ito. So, if you have another topic that you want us to discuss, then just give it at the comment section or send us an email sa admin@wealtharchy.com. And then visit our website, wealtharchy.com, and our FB page, wealtharchy. Okay.
So please give this video a thumbs up and then share it to your friends. And please don't forget to subscribe and see you next week. Alright? Bye-bye. Bye-bye.